Kasama ko naman po ngayon sa studio si Ma'am Lalaine Cruz. At ang kanyang reklamo may kinalaman po sa kanyang anak na gusto niyang makuha sa kanyang dating kinakasama. Ilang taon po yung anak niyo, madam? 4 years old po. Nasaan po yung bata? Nasa bahay po ng lola niya. Bahay ng lola. Po. Nasaan po yung tatay? Nandun din po, sir. Kasal ho kayo ng tatay? Hindi po. Doon po sa birth certificate, inako pa ng tatay yung opo, bata? Opo, pero hindi kayo kasal? Opo, hindi po. Right. Bakit po nandun sa lola, sa father side, itong anak ko? Ipinaalaga ko po yung anak ko dun, sir. Para habang nagtatrabaho po ako. Pero pinupunta-puntahan ko po. Ano pong trabaho nyo? Sa Pure Gold po, credit and collection staff. Kayo naman po ay nagbibigay ng suporta, pera? Opo. Kada ano po, linggohan pumupunta po lagi ako doon. Magkano pong binibigay nyo? Ano po, nag-grocery po ako gatas, 1,000 po, inaabutan ko po yung lola. So hindi ka naging pabaya kung totoo sin? Hindi po, sir. Lagi po nandun ako po, Sabado. O ngayon gusto mo lang kunin yung anak mo, ayaw nila ibigay? Opo, ayaw po ibigay na. Hiwalay na ba kayo ni? Hiwalay po, sir. Itong si Vinil? Opo. Nasa linyang telepono si Vinil Estinos, ang tatay ng bata. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Vinil. Magandang hapon po, idol. Opo. Sir, idol po. Sir, andito po si Ma'am Lalaine. Kilala niyo po siya? Nanay ng anak ko. Usap kayo, sir, ni Ma'am, ha? Bakit ayaw mo ibigay sa akin yung anak ko? Ako ang nanay niyan, eh. Kung pwede po ba kay Sir Tulfo lalang? Sir? Sir Tulfo, bali, meron kasing current ongoing sa DSWD kami. Okay. So right now, yung DSWD po, sa amin po binigay yung bata muna for a meanwhile. Bakit po? So po nananakit siya ng bata. Regarding po sa safety ng bata, meron po mga current issue. Like for example, wala pong mag-aalaga sa bata, wala pong mag-aasikaso. Dahil nag-work po siya, yung dalawa niya pong kapatid or sa kinanay niya, meron po lang problema sa pag-iisip. Ganito po, sir, ano, yung pagkakalam ko sa batas. Anyway, tatawag po ako ng attorney, ano, para maliwanagan po kayo. Hindi po kayo kasal. Apo. Kapag hindi po kayo kasal at yung bata ay below 7 years old at kayo po ay nagkahiwalay, automatic po sa nanay mapupunta yung bata. In the event na yung nanay ay hindi maalagaan yung bata dahil siya po'y busy sa trabaho, pwede niya pong ipasa yan sa kanyang mother na lola nung bata. Yes po. Kung halimbawa sabi ninyo, totoo yan, kunyari na lang, na talagang nananakit siya, then the DSWD will make a decision of making an assessment, pulling the child out from here, pero yung bata ay ibibigay pa rin sa kamag-anak ni girl. Hindi po sa kamag-anak mo. Kasi nga po, hindi kayo kasal. Yan po yung nasa batas natin. Now, ang balita ko, sir, kaya raw po yung DSWD, ganun po ang naging desisyon, dahil kamag-anak mo raw po, yung mga taga-DSWD? Hindi po namin kamag-anak yun. Ito, sir, makinig ko kay sir, Attorney Paul Castillo, professor ng FEU Institute of Law. Attorney Paul, magandang tanghali po. Magandang tanghali, idol. Good afternoon. Attorney Paul, salamat po sa pagtanggap namin tawag. Ito po, may kinalaman man sa kustodiya. Yung father and mother ay hindi po kasal. Now, the child is 4 years old at gusto po ni mother na makuha. Ang sabi ni father, hindi kasi nananakit ka, kaya dini-DSWD nila ngayon yung kaso. At ang sabi raw ng DSWD, dahil nananakit ka, yung bata ibibigay muna sa mga lola sa father side. Ang sabi ko po, correct me if I'm wrong, dahil hindi sila kasal, dapat kung meron mang pananakit, halimbawa na lang sa bata, ipu-pull out sa nanay bata pero ibibigay pa rin sa kamag-anak ng nanay. Ang nabalitaan ko po kasi, ito pa lang si lalaki, may mga kamag-anak daw pala taga MSWD. Sir, anong take nyo, attorney? Oh, I agree with you, Gino, because given na hindi sila kasal, no, by law, parental authority talaga belongs to the mother. And parental authority includes custody and decision over the child. Pero at the end of the day, mas nagpe-prevail pa rin yung tinatawag natin na best interest of the child. Okay. So kung ano talaga ang nakabubuti sa bata. And this can override even yung parental authority if that parental authority will not result to the best interest of the child. So if the best interest of the child dictates, Rafi, na doon sa magulang nung or rather sa relatives nung babae, then yes, you can pursue that, no? Kasi nga may allegation na nasasaktan yung bata doon sa kanyang nanay. Okay, kung nasasaktan sa kanyang nanay, so pwede hong yung bata ipapaalaga sa mga magulang ng biological father? Kung yun ang mas makakabubuti, Taffy, no, para doon sa bata. Kasi although ideally, syempre, choice ng mother yun or hindi, doon sa relatives na mas okay ang bata, no? Syempre yung input ng child will have to be considered
kung saan namimit yung kanyang interest. Paano kung itong si mother, meron din po siyang parents? Oo, pwede rin sa parents niya talaga, Rafino. Kung mamimit nila yung obligation para maalagaan yung bata at yung best interest niya is okay, masusustain doon sa parents ng babae. So sir, halimbawa sir, in the case na si nanay, halimbawa, kinakasuhan dahil sa pananakit, pwedeng yung bata itatransfer sa parents ni nanay. Yes, in fact, Rafino, when you file a case doon sa mami, pwede mong isama yan eh. You can ask the court para sa isang provisional remedy para masolusyonan yung problem niya, given nga na may allegation na nananakit ng nanay. Mas pabor pa po dapat sa parents ng nanay kaysa sa parents po ng lalaki, kung tutuusin, sir. Kung tutuusin, no. I mean, kasi at least, parang nasa side pa rin ng nanay who has parental authority nga over the child. Ayun, sige po. Attorney Paul, sobrang thank you, Attorney Paul, ha. Alright, no problem. Magandang tanghali po. Ma'am Lalaine, you have to be honest with me. Nananakit ka raw? Namamalo po ako ng hunger, pero pag sobra na po yung anak ko, hindi po araw-araw, hindi ko po yan binubugbog as in. Pinapalo niyo po ng hangin? Opo, pinapalo ko as discipline as a mother po. Okay. Ako po nagdi-discipline. Bakit niyo po pinapalo ng hangin? Pag ano po, sobra na po yung anak ko nagdadabog, ano po yung binabalibag na po yung ano-ano, tas bastos na po sa akin. Bakit po nagkakagano yung bata? Na-spoil na po ng ano nila, lola po. Lahat po ng gusto binibigay po. So as mother po, gusto ko po i-correct ang anak ko. Wala pong pasa ang anak ko, sineset up lang po nila ako na child abuse. Wala po kahit anong record po niyan. Ngayon yung anak ko, takot sa akin dahil ako po yung nagdidisiplina as a mother po. So, meron po kayong kasong dinidinig kayo sa DSWD? Wala. Ano po, nag-uusap na po kami. Okay. Kinausap lang po sila ng DSWD. Okay, sir. Yes. Ganito po ang gagawin natin. Ano po? Neutral ground. Kasi po, ang balita, may kamag-anak daw kayo sa MSWD. Correct mo lang, sir. Tawag dito. Wala po kamag-anak. Siya po yung nagtawag ng DSWD diretso sa amin. Siya po yung nagtawag. Kala nga nga namin kamag-anak ngayon eh. Okay. Siya po yung nagtawag ng polis, saka siya po yung nagtawag ng DSWD. Dalawa po yung tinawag niya sa barangay. Kahit may record po yung barangay, pinapunta niya doon yung DSWD, pinapunta niya rin po yung paraan yung polis po doon. So yung DSWD po, sa amin po nilagay yung bata. So gumawa po ng investigation at assessment yung DSWD? Yes, opo, gumawa na po sila. At doon sa ginawa ng assessment, ang naging resulta ay yung dapat yung bata alisin muna kinanay? Yes po. So hindi mo kamag-anak yung DSWD, siya hindi po yung namili? Wala po akong kamag-anak. Pinapunta niya po yung DSWD. Pwede ko pong patunayan sa inyo yun. Siya po yung nagpapunta ng police, saka natakot po yung mother ko dahil nga po sa harassment na ginawa niya sa amin. Pero buti na lang po, nakisama sa amin yung DSWD sa police dahil nga sa kanyang ginawang bigla-biglang gano'n ang paglusob na sa amin. Ano po yung mga pananakit sa bata ang ginagawa niyo, sir? So right now po kasi, usually, nalaglag po sa hagdanan si Binis. Hindi ko na po ni-report yun, napabayaan nalaglag. Tapos po, yung mismo so, nag-aalaga sa kanya pag nag-work, yung pampers niya maghapon po yun, hindi napapalitan. So tawag dito, sinasama po siya kasi yung kamag-anak niya po, nagtatrabaho as a maid din or nag-aalaga po ng bata. Pag nagtatrabaho siya, doon niya po sa tita niya na nag-aalaga pa ng isang bata, so napapabayaan po niyong si Binis. So nalaglag po sa agdanan, naipit sa bitlador. Tapos pagka medyo makulito, pinapalo niya po. Sir Tulfo, okay lang po ba? Kung sakali sabihin ko lang na ako kasi I have sasakyan, saka motor. So in case yung parking ko, saka yung paglagay ng mismong motor, dapat maayos talaga. Saka okay talaga kasi talagang delikado ngayon ang panahon. So yung anak ko, gusto ko mas grabe pa yung gawin ko doon. So i-safe siya na mas mabuti pa. Okay. Parang ganun po. Sir, pwede makausap yung bata? Right now, sir, nasa work kasi ako. Sige, biglaan sige. Sandali po, sir. Lola. Lola Gloria Estinos, magandang tanghali po sa inyo. Lola. Hello, sir. Magandang hapon po. Lola, pwede makausap yung bata? Sige po, sir. Ito po. Binis, magandang tanghali sa iyo, Binis. Hello? Oh, anak. Sige. Hello? Anak. Anak, andito ko, anak. Gusto ko ito po din dyan. Ako ni Mami. Ha? Ma'am, tinuturuan po siya eh. Anak, andito ko. Gusto ko ito po ko. Tinuturuan ka ng lola mo. Alam mo yan. Sinasabi nila yan sa'yo. Huwag ka magpasunsusan. Binis. Lola mo, anak. Namimiss na kita, anak. Gusto na kita ko din dyan eh. Ako si Chama. Ba't tayo mo sumama kay Mami? Napalo niya ako. Pinapalo ka? Eh baka pasaway ka kaya ka napapalo. Siyempre pagpasaway mga bata, napapalo pa minsan-minsan. Hindi na kita papaluin, anak. Hindi ka na rin niya papaluin. Okay sa'yo? Alam mo yan, mahal na mahal kita. Tinuturoan ka lang ng lola mo dyan eh. Huwag ka na huwag ka pasal sa lola mo. Eh, lang suka lang ako ha.
Lola Gloria. Ay, sir. Ganito po ang gagawin natin, ano? Ah, sige po, sir. Ilalapit po namin muli sa isang DSWD. Ito pong sitwasyon. This time around, magkakaroon na po ng mga child psychologists, social worker, women's and children's desk. Marami po mag-iimbestiga at gagawa ng assessment kung totoo nga po yung mga aligasyon at kung kanino po karapat-dapat mapunta yung bata. Okay, Lola? Salamat po, Lola Gloria. Sige po. Salamat. Maraming salamat, sir. Ma'am, ito po yung alang-alang sa bata. DSW na po, national. And then, meron po mga social worker dyan, mga taga Women's and Children's Desk ng PNP, mag-iimbestiga, they'll conduct a thorough investigation tungkol po sa mga aligasyon, tungkol po sa lahat ng mga kwento-kwento kung ano ba talagang totoo. Kapag napatunayan na gawa-gawa lamang yung mga kwentong yon, then ilalakad po namin na mapunta sa bata. However, kapag talagang napapabayaan yung bata, then we will make the DSWD decide. Siyempre, pag nag-decide po yung DSWD, hindi ko kami makikialam. Kasi po sila mga eksperto pagdating dyan. Okay, ma'am? Sige po. Mr. Binil? Apo. Sige po, ipapa-assess po namin muli one more time sa mga taga-DSWD po yung sitwasyon. Ano po, sir? Apo. Sir, makikisuyo lang po sana kasi regarding dun sa mental ng bata. So, naguguluhan din siya sa nangyayari right now. So, baka po pwede po medyo i-ano lang na nanay na medyo mas ano lang, safe lang yung bata. Kasi naguguluhan po siya, bata pa lang 4 years old eh. Ayoko rin naman po sana siya maguluhan regarding what's happening sir, right now. Alam na po ng mga DSWD ang gagawin nila. Mga eksperto po sila pagdating sa aspetong yan. They know what they're doing. Salamat po. Salamat po. Pwera lang dun sa isang MSWD na interview kahapon dito na taga Leyte na medyo si Imelda ba yun? Pero ito mga taga-DSWD, I'm sure magagaling sila. Salamat po, sir, ha, Sir Benil. Maraming salamat din po. Opo, okay.